Kumusta ang muli, mga ka-creepy? Halina at samahan niyo ako muli sa panibagong istorya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ano pa ang inaantay mo? Subscribe, like, share, and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pang mga video. Kumusta po kayo, ka-creepy? At sa mga masusugid ninyong taga-subaybay. Ang karanasan ko pong ito ay nangyari noong aking kabataan pa lamang sa probinsya. Sa katunayan po, ito po ay talagang karanasan ng isang caretaker sa isang bahay bakasyunan sa aming probinsya. Nangyari po ito noong nagiinuman sila ng kanyang kumpare minsan isang gabi. Pagkatapos nilang mag-inuman ay umuwi na ang kanyang kumpare at siya ay umakyat na sa pangalawang palapag ng bahay bakasyunan. At habang siya ay naninigarilyo at nagpapahangin ay biglang may sumilip sa bintana. Nagtataka siya bakit ang taong iyon ay halos kapantay na niya samantalang nandoon siya sa ikalawang palapag ng bahay. Hindi na niya ito pinansin dahil nawala na rin bigla ang naturang nilalang. Kinabukasan nang pumunta ulit ang kanyang kumpare doon sa bahay bakasyunan ay naikwento niya ito. At ang sabi ng kanyang kumpare ay mayroon daw kababalaghang nangyayari sa lugar na iyon. Matagal na daw iyon at hindi niya lang naikwento dito. Binaliwala niya na lang ito at naging abala sa pagtatrabaho buong maghapon sa paligid ng bahay bakasyunan dahil malapit na dumating ang kanyang amo. Sumapit na naman ang gabi at sila ay nag-inuman ulit ng kanyang kumpare. Matapos ang ilang oras na pagiinuman, ay umuwi na ang kanyang kumpare at siya na lamang muli ang naiwan sa bahay bakasyunan. Habang papaakyat siya sa ikalawang palapag, ay narinig niyang kumakahul ang mga aso sa malayo. At maya-mayang kunti ay ang kanyang mga alagang aso na naman ang kumakahul. Bumaba siya ng bahay dahil ang nasa isip niya ay merong magnanakaw dahil meron siyang mga alagang sasabunging manok. Noong matiyak niya na walang tao ay pumasok na ulit siya sa bahay at maya-maya lamang ay meron siyang naririnig na mga naglalakad sa labas ng bahay. At ito ay kanyang sinilip sa bintana. Natakot siya at nanindig ang kanyang mga balahibo sa buong katawan dahil sa kanyang mga nakikita
ng mga oras na iyon. Isang napakalaki at napakataas na nilalang ang kanyang nakikita. Mabalahibo ang buong katawan at ito ay napakaitim. Dito siya natulala at hindi makagalaw. Makalipas ang ilang minuto, ito ay bigla na lang nawala at doon niya napagtanto na ito ay isang kapre. Magmula noon ay maaga na siyang natutulog tuwing gabi at pinapabayaan niya na lamang kung anuman ang naririnig niyang ingay sa labas ng bahay. Napag-alaman niya sa kanyang kumpari na ayon sa mga matatanda noon na ang lugar na iyon ay daanan ng mga taga-ibang dimensyon. Hanggang sa nasanay na siya na laging ganun ang nangyayari. At bandang huli ay napagpasyahan niya nang umuwi sa kanila sa Bacolod. Ang kwento ng kumpari niya, nararamdaman din daw nila iyon na dumadaan sa bahay nila at natigil lamang ito noong nagkaroon ng highway sa lugar namin. Maraming maraming salamat po sa pag-ere ng aking istorya. Ano po ang opinion ninyo sa istorya na ating na-ere? Please comment down below at abangan pa ang mga susunod na istorya dito lamang sa Creepy Short Tales.